Ang promising spiker na si Barbie Hamili, wala na sa FEU? Ano kaya ang tunay na nangyari? Saan na siyang kupunan lumipat? At bakit ngayon pang malapit nang magbukas ang UAAP Season 85? Paano na ang FEU? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Usap-usapan na sa social media na opisyal nang wala sa Far Eastern University ang incoming rookie spiker na si Barbie Hamili. Kinumpirma ito ng FEU Volleyball Program Head na si Jihir Basho na hindi na muli sumali si Hamili sa kupunan mula nang umuwi ito sa kanyang probinsya sa Cebu dahil may emergency daw ito sa pamilya. Dahil isinugod ang tatay niya sa ospital, kaya kailangan niyang umalis at umuwi ito sa Cebu bago pa man nagsimula ang break. Ito ang pahayag ni Z Hervasio sa Inquirer. Paglilinaw naman ni Z na naiintindihan niya ang batang spiker na kailangan munang pangalagaan ni Barbie ang kanyang pamilya. Ngunit nang makipag-ugnayan siya sa ama ng atleta, sinabi nitong baka manatili na lamang si Barbie sa Cebu para tapusin ang kanyang pag-aaral doon. Honestly, I'm also concerned kung ano ang plano niya. First year pa lang siya and if she's planning to not continue her studies in general, sayang naman. I'm all for the welfare of the kid then. And then the dad said he's asking for her to go back para makapagpaalam din ng maayos and said that she might continue her studies in Cebu. Pagbabahagi ni Hervasio sa kanyang saluubin. Alam niyo bang produkto ng isang matagumpay na programa ng Nazareth School of National University si Barbie Hamili? At pinili ang FEU bilang kanyang paaralan sa kolehiyo na gustong kumuha ng mga bagong pagkakataon at magkaroon ng bagong simula. Mabilis siyang nakilala dahil sa angking galing nito at gumawa ng agarang malaking impact sa paglalaro sa Lady Tamaraw sa Shaky Super League at V-League. Bagamat hindi umabot sa semifinals ng parehong preseason league ang FEU, isa si Hamili sa mga batang Lady Tamaraws na nagpakita ng potensyal na pamunuan at muling itayo ang kupunan. Si Hamili ay isang tourism student na nag-enroll noong preseason leagues ngunit hindi siya bumalik at nag-enroll sa ikalawang semestre sa takdang oras para sa UAAP. Kung magpapa siya si Hamili na lumipat sa ibang UAAP school o NCAA team at maglaro, kailangan niyang magsilbi pa ng isang taon for residency. Sa pagpapa siya ni Hamili na huwag nang ituloy ang paglalaro sa FEU, sasandal ang rookie coach na si Tina Salak sa kanyang mga holdover sa pangunguna ni Nachini Tagaod, setter Christine Obaldo at libero Max Huangco. Natutuwa naman si Z na makita ang ibang mga manlalaro na nagsistep up kahit na nawala ang kanilang mahalagang recruit. Wala namang magawa na ang FEU sa desisyon ni Hamili kaya kailangan na rin nilang mag-move on. Naging masaya na lamang ang Lady Tamaraw na may mga natitira pang handang lumaban para sa pride ng paaralan. At naghahanda na ang mga ito para sa paparating na UAAP season. Nakakalungkot man na balita dahil nawala na ang kanilang sasandalan sana, pero sa Lady Tamaraw ay kailangan pa rin nilang maghanda at ilaban ang UAAP season. The bigger picture, the bigger focus is the UAAP. Ito ay napaka-competitive na statement at iyon din ang kultura na binuo ni Coach Tina sa mga Lady Tamaraw. Hangad ng FEU na bumangon mula sa pinakamababang ranggo sa pagtatapos sa Season 84 nang umabot ito sa 1-13 record. Kabilang ang 11 sunod-sunod na pagkatalo sa pagtatapos ng elimination round. Hindi na nakuha ng Lady Tamaraw ang Final Four sa unang pagkakataon mula pa noong 2014. Pero, usap-usapan naman sa social media ang paglipat nito sa Ateneo Blue Eagles. Kung totoo man ang balita ay swak naman ang tandem nila ni Faith or ni Vani. At isa itong reunited dahil sila Roma Doromal at Faith Nisperos ay galing din sa Nazareth School. Kaya isang malakas na team up ito kung magkaganon. Pero
Di naman nakaligtas sa mga mata at bibig ng mga haka-hakang baka na buntis ito, kaya ipagpapatuloy ang pag-aaral sa kanilang lugar sa Cebu. Pero ano't anuman ang mga mangyayari, hoping for the best para kay Barbie Hamili dahil isa siyang napaka-promising volleyball star. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.